yung 26k po kasi pampaayos ko po yung tindahan. Sana po may balik niya na po yung perang nakuha niya sa akin. Pero ano, yung totoo talaga, nasasaktan din ako kasi nagtiwala. Sa panahon ngayon, hindi na maikakailang madami ang nasisilaw sa pera. Pati easy money, pinapatos na. Kaya naman ang mga mandarambong, sinusulit ang panluloko. Katulad na lang ng mahigit sa 30 katao na nabiktima ng isang peking paluwagan. Ang masakla pa, ang tumangay ng kanilang mga pera ay mismong kaibigan nila. Kababata ko po, kapitbahay, tsaka ano, kaibigan. So kababata, kapitbahay, kaibigan, kumare. Karoon ng conversation about sa paluwagan dahil yung yun nga, friend ko siya, inalok ako na baka gusto mo nang mag-join sa paluwagan. So nag-join ako, nakapag-release pa ako ata ng 3 beses. Good yung na-receive ko na pera kompleto, tsaka walang problema. Sa estimate nyo, mga ilan lahat yung nakuha na pera? Yung sa 300,000 plus 300,000. Po. Minyo yung pagmumuka ni Maria Jessen na yan, mapagkakatiwalaan ba? Opo. Opo. Kasi nagtiwala kami. Kaya sa ganitong paraan, sa ganitong panahon na talagang alam niya ninyo na hindi na nagpapakita itong si Jess, ano na yung ginawa niyong hakbang? Wala akong balak. Kasi nga, yun nga po sinasabi ko, kumare ko siya, kaibigan ko, tsaka taga-barangay din namin. Maging ang ina ni Jessa, ay nagawa na raw nilang kausapin. Wala na akong pakialam sa anak ko kung ano bang mangyari sa kanya. So kasi ni mama niya, wala kami magagawa. Akala niya, walang ako Bicol, Tabang, Ora mismo. Yung 26K po kasi, pampaayos ko po yung tindahan. Oh, so hindi mo napaayos yung tindahan mo? Ngayon po, tumutulo na po yung mga tindahan namin. Ay, isa po akong single mom. Ano, pigsikap ko po ito na mahulugan sa kanya. Iya, ta, syempre, ano man tiwala man ako sa iya. Para, matagalog lang po. Para makaipon man ako. Kasi po yung purpose ko doon, para sumali ako sa iya, para makaipon. Tapos yun lang po ang mangyayari. Okay, balik niya na po yung perang nakuha niya sa akin. Kailangan ko na pong mapaayos yung tindahan. Ngayon pong tag-ulan, puro po baldi yung nasa loob ng tindahan namin. Kasi po malaking pera din po nung nawala sa akin. Pinag-ipunan ko po yun. Hindi po alam ng asawa ko nung una. Nalaman niya lang yung na-scam na po ako. Asawa mo? Sinabihan lang po ako, dapat daw po hindi po ako nagsali-sali sa mga ganyan. Ano, yung totoo talaga, nasasaktan din ako kasi nagtiwala ako. Dahil dito ay inilapit na ng ating programa ang kanilang problema sa tanggapan ng National Bureau of Investigation. Imbitahan po namin sila na dumulog dito sa NBI anytime po. Dalhin po nila yung kanilang mga ebidensya kung meron silang mga documentation nito at tulad ng mga resibo, mga bank book transactions o kaya GCash transactions. At ganun din po yung ano... mag-prepare na po sila ng kanilang narration of facts para po pagdating dito po, mabilis po natin maiintindihan yung kanilang mga kaso po. At doon naman po sa mga nais na sumali dito sa mga cooperative online, siguro po mauna-unang-una bago tayo sumali sa mga ganyang alok, pwede natin na puntahan o mag-request sa Cooperative Development Authority. Pupunta na po tayo sa NBI, ano po? So, at matapos nito, ora mismo na naming sinamahan ang mga nabiktima ni Jessa Malaga sa tanggapan ng National Bureau of Investigation upang makapagsamba ng reklamo laban sa kanya at hindi na muli pang makapambiktima. Sino po yung mga victims? Ito po sir, yung mga nabiktima. No, gumawa ba kayo ng social media regarding sa mga victims? Yung GC po namin. Opo. Yes. Pero yung mga from ano different outside Bicol, i-advise you din na pumunta sila sa nearest NBI branches sa lugar nila. Meron po kaming website, nbi.gov.ph. Andun po lahat na branches na Region Manila based. Ano
Ipinaliwanag din ni Senior Agent Manuel Marlo Lanusa III na ganitong uri na modus ang ginagamit ng mga sindikato. Tayo lang mga sindikato po. Ayan. Kahit anong scam online, basta may perang ROI na sabi, binabalik na pera, kikita ka ng pera, hindi sila hihingi sa inyo ng malakihang kapital. Alam niyo yun, yung kasabihin mo, eh, kumaloko man lang ako nito eh, kunti man lang. Mm-hmm. Pero hindi nyo alam, ang dami nyo. Sir, may nababanggit ka po kasi kanina na para makonsider ditong large scale, dapat marami sila. Now, most of them are OFW. Doon po, yung mga OFW na willing to file a case, ano po, through website na lang ng NBI, yung form online. We have a problem with that. Kasi pag ganito yan, when you file a case, dapat physically present. Tapos, during the trial, pwede naman gawin ng fiscal yan. Kasi hindi mo na kailangan abogado dyan. I mean, private lawyer. Pwede yung fiscal. Kasi criminal aspect. Ang mga nabiktima ni Jessa ay hindi na nagdalawang isip para siya ay sampahan ng kaso dahil sa kanyang ginawang panloloko. Ayon din sa NBI, malaki ang tsansa ng mga biktima na manalo sa kanilang isinampang kaso laban kay Jessa. Sa inyo pong assessment, malaki po ba yung factor or yung tsansa na mapapanalo po nila itong kaso? Ay, malaki po. Kasi considering the fact na marami po sila. So, ang mangyayari po yan, they will testify in their favor. So, yung mga complaints natin, marami. Hindi naman po lang ito isahan na pwede niya i-deny. Eh marami po yung nagre-reklamo at marami po yung naka-invest. Alam mo, marami, minsan nga yung na-interview namin ng mga cases, tinatanong namin sila, hindi pa kayo nanonood ng TV o na ano, na marami po ang nabibiktima sa ganitong mga kaso. So they are being aware because of the help of the media. Kasi kami din naman, on our end, hindi naman kaya namin yan. Wala kaming malaking network. Katulad din ng PNP. Yun ang maganda. Marami po kayong natutulungan ng mga tao na hindi nila alam kung ano gagawin. Interaction with their program, nabibigyan sila ng pag-asa. Napawang katotohanan lang dito sa statement niya? Yes po. I-evaluate natin yung reklamo nila base dun sa mga ebidensya natin. At muli natin sila iimbitahan dito sa tanggapan ng NBI for an interview. At mag-execute sila ng judicial affidavit o sworn statement para po pagbasihan ng ating complaint. Pag nakakuha na tayo ng magandang ebidensya at malakas na ang kaso natin, ipapile po natin dito sa tanggapan ng prosecution office. Since dito sa Legazpi po nangyari ang krimen, so dito po tayo sa Prosecution Office sa Legazpi, sa Hall of Justice Legazpi. Magkakandak sila ng preliminary investigation. Salamat sa Kumiko Tabang Oramismo at sa NBI, Sir Marlo Lanusa. Maraming salamat po.